welcome again here sa channel ko. And today, papakita ko sa inyo naman yung mga plants na meron ako sa room ko and sa room ng anak ko. Actually, konti pa lang siya. Kasi more of my plants nandito sa baba. Dito sa baba ng bahay. Sa sala, sa dining, ganyan. So, right now, nag-iipon pa ako ng enough money and pang barter ko para malagyan ko ng maraming plants yung sa kwarto ko and sa kwarto ng anak ko. So, ipapakita ko sa inyo. Next time naman is, yung sabi ko nga doon sa unang vlog ko about dito sa house tour ng mga plants ko is next time yung sa garden. Pero, third na lang yun. So, now is yung sa mga kwarto naman muna namin. And keep on watching. Kasi wala naman na kayo magagawa. Nandito naman na kayo. So, panoorin niya na lang. Ayun! So, pakita ko na sa inyo. Yan, dami ko sinampay kasi umuulan-ulan. But here, sa kwarto ng anak ko, yan, meron isa siyang isang plant lang. Ano ba yun? Ayan, meron siya dyang snake plant. Tapos papakita ko naman sa inyo yung sa kwarto ko. Katabi kami ng room. So, ayan. Magulo. Dito, dati meron plants dyan. Pero tinanggal ko na. So, ito na lang yung nilagay ko. Dyan yung mga Funko Pop collection ko. Collection na 6 na peraso. Ano ba yun? Tapos, ito, yung mga books na nabasa ko na before. Sobrang tagal na. Tapos, ito yung mga bago. Tapos, yung iba, nasa baba. Yun. Tapos, dito, kabilang side, ito, yung mga plants ko. Ayan. So, ito is a variegated something like a croton. Oh my God. Paano ba? Croton? Ganon. Ganon yung pagkakaspell niya. So, ang sounding niya is croton. So, yan. Variegated croton. Tapos, I also have a variation of snake plant na galing din kila mama. Tapos, as usual, meron tayong water dyan para, kasi nakatapat siya sa window. So, kailangan may water dyan. Tapos, ito yung golden pothos ko, philodendron, na nakuha ko sa pagbabarter ko. Yan. Ito, naglagay ako ng pole dyan. Ito yung mga extra, anong tawag dito? Curtain rod na sobrang nipis lang. Eh, wala naman ako pagagamitan. So, ganyan na lang siya. Pwede na, diba? Kesa itapon. Karang siya ng silbi dyan. Tapos, ito rin. Another variation ng snake plant. So, as of the moment, I only have 1, 2, 3, 4. 4 plants here. Ganyan siya. Pero, nagpa-plan ako na bumili ng larger plant pa talaga. Siguro by August pag may sobrang budget na tayo. Yan. Tapos sa gabi, yan, binubuksan ko to. Actually, sa anak ko tong lampshade na to, nagpalit kami. Pero since mas kailangan ko ng ganito eh, para at least meron pa rin siyang ilaw sa gabi. Diba? So ginagawa ko siyang parang grow light. So, carry na yan. Kasi, di ba, nag-uulan-ulan na minsan. So, yun. Eto, medyo shiny siya ngayon. As you can see, shiny siya. Kasi, bagong bili ko to eh. Mga ilang days pa lang sa akin. Mga 4. Mga ganon. Mga 4th day na ngayon. So, ngayon ko lang siya niripot here. Kasi, dito kasi sa Pinas, ang pangit ng mga nursery bags. Plastic type na nipis-nipis. Alam mo yun? So, kailangan mo talaga siyang iripat. Hindi siya po pwedeng 1 month na nakatenga lang sa ganun. Ang pangit. Tapos, kaya siya shiny din pala is inisprayan ko siya ng neem oil. So, bago ko siya ipasok dito sa bahay, iniisprayan ko muna siya ng neem oil sa ano ba yung ginamit ko kanina? Holy crap, nakalimutan ko. Towel. Puting towel.
Tapos, yun, inisprayan ko yung towel ng neem oil, tsaka yung mismong leaf. Tapos, ini-scrub ko ng dahan-dahan para mawala yung mga, kung anumang mga fungi or bacteria na nandyan. Para safe papasok ko sa bahay. Kasi nga, ididikit ko siya sa ibang plants like this one. Eh, mga healthy naman siya. So, kapag merong tama yung plants na yan at dinikit-dikit mo siya sa mga healthy plants, magkakahawaan yan. So, it is very advisable na sprayan nyo yung mga bago nyong biling plants ng neem oil at para safe talaga pagpasok sa bahay nyo. Ayan. So, it, as you can see, may mga tama siya. Pero hindi naman dahil may ano to. May tama. May sakit talaga. It's because nangyayari talaga yan sa plants. Ayan. Yung mga ganyan. Yung mga nabubutas. Kasi natatamaan. No? Alam mo yun. Ng mga paglalakad. Dahil syempre sa garden shop. Minsan bara-bara yung mga taong naglalakad. Diba? So, overall, healthy tong plants na to. Sobrang gandang-ganda ako dito. And it's really cheap. Like, less than 200 pesos lang siya. And about 2 feet na siya agad nung binili ko. Meron siya mas maliit, like 1 foot, 80 pesos lang. Pero, ang tagal daw, sabi nung may-ari do sa garden shop, do sa Imo, sa likod namin. Ano daw, mga roughly 1 month, magiging ganyan na siya kalaki. But, I don't know. Parang I doubt it. So, much better na biling ko na yung 2 feet, which is 100 something lang naman. Less than 200 lang eh. So, yan. Maganda siya, diba? Ayan siya. So, this is my bedroom. Yan, medyo malinis siya talaga ngayon. Kasi, naglinis talaga ako. Diba? Bibidyo-video ka na madugyot ng kwarto mo. Pero usually naman, maayos na ganito talaga ang kwarto ko. Kasi hindi na ako every night dito natutulog because wala akong aircon. As you can see, wala akong aircon. Wala akong pambiling aircon. Ang aircon namin nasa baba kasi. So, dun kami natutulog pag sobrang, alam mo yun, laputa na yung ano, labanan dahil sobrang init. Kasi ito pala, binili ko to sa SM Sukat. Sobrang gandang-ganda ako. Though, I've never been to Cuba, to Latin America. Pero, yeah, something to look forward to. Yung ganyan, oh. Kasi nakikita ko sa mga friends ko, kila Trisha, kila Kenneth, they've been to Cuba na. And, ayun, parang, wow, ganda siguro makasakay sa mga vintage car like this one. And then ito, sabay ko silang binili. Saan nga ba yun? Sinabi ko, SM Sukat. Tapos ito, it reminded me of Tel Aviv in Israel. Yung, I think that is their capital. If I'm not mistaken, gosh, nakakaya. Basta ganun, it reminded me of Tel Aviv. Nung pagkita ko pa lang to sa SM Sukat, sabi ko, la, parang sa Tel Aviv to, yung beach, yung coastal area ng ano, ng Tel Aviv. As in, taga, dito tayo, para hindi nag-ano yung nagwa-bounce yung ilaw sa labas. Diba? Ang ganda. So, anyone who's been to Israel, I'm sure talagang you will agree na kamukha talaga siya ng ano ng beach coast ng Tel Aviv. Yan. Ay. Shoot. Dito kaya. Diba? Oh. So there. I also have one surviving plant dito sa terrace ko. Ayan, ang dugyot. Sorry naman. Huwag na natin pakita. So, yun. Meron ako nagsusurvive dun na ZZ plant. And then, as they call it, yun. Yung brownish and greenish na nasa dulo. They say na mosquito plant daw. But I forgot yung real name niya talaga. Yung scientific name niya. But I'll research it on Google na lang. And then I'll flash it on the screen. So, yan. Ganyan siya. Sana makasurvive. I don't know. Wala na akong maisip na sasabihin. And then here.
malunggay ko. So, yun siya. Thanks for watching and I hope. Lagi na lang may I hope. Bakit gano'n? Wala na akong masabing spiel. Basta, most likely na-enjoy naman na nyo naman, no? Na-enjoy nyo nga ba? Anyway, na-enjoy nyo or hindi, wala naman kayo magagawa. Kasi vlog ko naman, no? Basta. Ano ba? Wala na kasi akong masabi for outro, ba? Diba? Hindi naman ako vlogger. Pinipilit ko lang talaga. Basta, yun, next time, papakita ko na sa inyo yung mga outdoor plans ko naman. Wala akong additional outdoor plans kasi mas nagpo-focus ako dito sa loob ng bahay eh. Kasi feeling ko, mas gaganda yung bahay kapag mas maraming plans sa loob. Feeling ko lang naman. Anyway, yun, thanks for watching and bye-bye! See you on my next vlog. Bye!